is how to personalize your life insurance with Most 18. Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati po akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and online financial educator. Dito po sa channel ko, nagbibigay po ako ng saving and investing tips para sa mga taong gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din ako dito ng mga tips paano kumita ng extra income kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon ng time freedom to create a life that you love. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video at live broadcast. This is the second episode dun sa videos na ginawa ko about Most 18. Pag-uusapan natin paano nyo ipipersonalize yung life insurance nyo sa Most 18. 21, 22, kung kailan kayo nag-start na magtrabaho until 60 years old. Yan yung productive years natin. Yung time na nagtatrabaho tayo, yan yung time na malakas pa tayong kumita, malakas pa yung katawan natin, pero yan din yung time na unsecured tayo. So, ibig sabihin, hindi pa sapat ang ipon, hindi pa sapat ang investment. Pero possible na pumunta tayo dito sa age na to. Gusto naman natin mapunta tayo sa 61 and up na makapag-retard na tayo ng maayos, maganda. So, ang goal natin dyan is dapat secured na tayo. Tama? Sino dito yung gustong maging secured yung future nila? Kaya lang, dito ang secured tayo, merong unang if na pwedeng mangyari. Meron kasi tayong dalawang ifs sa buhay. Ito yung pwedeng mangyari during period na unsecured tayo. What if we gone too soon? What if we die too soon? What if we live too long? Yes, problem po siya. Bakit? Kung hindi tayo nakapag-ipon, hindi tayo nakapag-invest, hindi tayo secured pa rin. So, ito yung ideal. If we live hanggang 100 years old at hindi tayo nakapaghanda para sa future natin, yun ang problema. Kailangan natin dito, kung unsecured tayo, ang solusyon natin dyan, which is yung topic natin ngayon, is life insurance. And then dito, ang solusyon natin is dapat meron tayong investment. Lagi ko itong pinapakita sa bawat live ko, sa bawat video ko, na importante yung pag-build ng financial house. So ngayon, ang pag-uusapan natin is ito, investment and income protection. Kung hindi nyo pa napapanood yung episode 1 ko about affordable term life insurance na may kasamang investment, puntahan niyo yan sa channel ko, panoorin niyo po. Ngayon, ang pag-uusapan natin, yung episode 2, how to personalize your life insurance. Okay, start na tayo. Step 1 is, kailangan mong mag-proceed sa Most 18 proposal page. So eto, yung link nito, ilalagay ko na lang din. Kung sa YouTube mo ito mapapanood, sa description, ilalagay ko doon. Siguro ipipin ko na rin sa comment section para makita mo agad yung link. Ito kasi yung first and only do-it-yourself insurance product. Ikaw na yung magde-design ng sarili mong life insurance. So, mababasa mo naman dito actually yung steps. Pero, dito lang tayo gagawa sa number 1 and number 2 para makita natin kung ano ang plano natin sa life insurance natin sa Most 18, kung gusto ba nating bayaran siya in 5 years lang, in 10 years, 15 years, depende sa plano natin. Ang gagawin nyo lang is kiklik nyo lang to. Step 2, kapag klinik nyo yung button dun sa kanina na pinakita ko, ito yung lalabas. Boy Abunda. So, siya ang ating ambassador para sa Most 18. Ang kailangan nyo lang ditong lagyan is yung first name nyo, yung middle name, yung last name, yung email address nyo, mobile number, tsaka birthday. Ang gagawin lang natin is computation na hindi pa tayo mag-a-apply. Mamaya papakita ko sa inyo kung gusto niyo na mag-apply, ipoproceed nyo na lang on the next step. Pero ngayon computation lang para magkaroon kayo ng idea kung ipe-personalize nyo yung Most 18 nyo. And then, yung baba nun, ito yung makikita nyo. So, ang sabi dito sa country, this policy may only be sold in the Philippines. Kailangan nasa Pilipinas ka lang. Sa mga susunod na linggo or araw,
gagawa ako ng video para naman sa mga OFW, life insurance na pwede sa kanila. Sabi ko nga dun sa episode 1, sa most 18, pwede kang makover dito starting from 250,000 hanggang 50 million. So, mamimili ka dito kung magkano yung insurance coverage na gusto mo. So, mag-start tayo maganda with 1 million. Siyempre, the more na mas mababa yung coverage, mas mura. The more na tumataas, mas tumataas din yung premium niya. Yung next niyan, yung mode of payment, pwede kayong mamili dyan ng annual, semi-annual, tsaka quarterly. And then, sa pinaka lower part ng proposal form, ito, makikita nyo rin tong fund simulator. Dito tayo magpo-personalize. Mamaya, bibigyan ko kayo ng live tutorial. So, dito, iisa-isay natin na ito. Pwede mo siyang i-compute by annual deposit, goal amount, or etong pangatlo, with education, gift, or kaya pension or retirement lump sum. Kasi itong return of contribution by the 18th year, hindi siya nag-work. So, ito lang yung tatlo. Annual deposit. Kung gusto mo, i-design mo siya. Meron ka nang naiisip na magkanong amount every year ang gusto mong ilagay sa most 18 mo. O kaya, meron kang goal amount for a particular year. O kaya, balak mo yung most 18 mo para sa college fund ng anak mo. Tapos, pwede mo rin siyang gawin na retirement. Yun. So, pwede mo siyang i-design na ganun. Isa-isahin natin, ah. Kung annual deposit yung pipiliin mo, kunwari meron kang extra na 100,000 o kaya 50,000, yun yung gusto mong ilagay sa most 18 mo. Ay, by the way, yung most 18, ah, insurance to, tsaka may investment na rin. Pero ang kagandahan kasi sa insurance, term life insurance siya. Fixed po ang premium nyo for 18 years. Kaya siya most 18 kasi covered ka for 18 years. Nag-start ka with 30 years old, so hanggang 18th year, yun yung premium niya. Tapos yung excess mo sa deposit mo, mapupunta siya sa PDF or yung sa investment part naman. Yung number of years to pay, ikaw rin yung mamimili. Pwede rin mga 5 years lang, 10 years, 15 years, depende sa'yo. Kung gusto mo mas mababa sa 18 years, mas malaki yung re-require sa'yo na deposit para may pondo yung pambayad sa premium mo sa insurance. Kung ang pipiliin mo naman is goal amount, gusto mo magkaroon ka ng 1 million na investment on the 18th year, tapos babayaran mo lang siya in 10 years, makikita mo doon kung magkano yung dapat mong i-invest every year for 10 years. Pwede rin naman kung on the 10th year, magka-college na yung anak mo, doon ka na mag-start na mag-withdraw para sa college fund niya. Or kaya ikukuha mo yung anak mo ng college fund, pwede rin dito. Kunwari, 15th year hanggang 18th year, mag-withdraw ka dyan ng 100,000 every year para sa pang-college niya. Yan, pwede din ganun. Yung matitira, pwede mong gamitin for your retirement. Tapos yung number of years, pwedeng mas mababa, pwede rin 18 years. Lalagay mo rin dito yung gusto mo na amount ng retirement mo. Makocompute natin kung how much yung dapat mong i-invest every year. I-apply na natin yung tinuro ko ngayon. So let's go sa live tutorial para mag-continue tayo sa proposal computation. Dito na tayo sa part ng fund simulator. So unahin muna natin yung annual deposit. Let's say ganyan, di ba? Ito age ko yung nilagay ko dito, ah. So 35 years old. So, kunwari, meron kang budget na 50,000 or pagpalagay na lang natin, 30,000. Gusto mo siyang bayaran in 10 years. So, basta ikaw yung mamimili dito. Kasi ang minimum na premium ko for 1 million na coverage is nasa 6,000 plus. Ayan. Kiklik nyo lang tong continue with your proposal computation. Okay? So, titingnan natin dito, oh. Ang annual premium ko para sa 1 million na coverage is 6,800 lang. For 18 years na yun. Tingnan nyo kung gano'n siya kamura. Kaya yung title no first episode is Affordable Term Life Insurance. Tapos meron lang siyang for initial payment lang yung policy fee. So one time lang siya sa loob ng 18 years. Tapos pwede mo siyang bayaran ng quarterly, semi-annual. Okay, so nilagay ko doon, di ba, annual contribution na 30,000. Na-apply sa premium ko for insurance is ito. Kasi di ba may 500 na policy fee. So 7,300. Tapos yung mga susunod na taon, 6,800 na lang. Hanggang 18th year. Tapos, yung difference nung annual contribution ko na 30,000 minus 7,300, mapupunta siya sa PDF, cash flow. Ito yung investment part na pwedeng kumita siya ng 12%. Ito yung projected value niya at 12%.
By 18th year, kumita na siya ng 110 plus. So kung given 12% yung kikitain ng PDF ko. Eh, hindi pala, hindi 110, ito 1 million. 1 million plus. Tapos covered pa ako ng 1 million na insurance, kaya naging 2 million plus to. So ito, nilagay ko dun, di ba, 10 years lang. 10 years lang yung nakalagay na 30,000. Tapos yung difference, mapupunta sa PDF. Tapos, on the 11th year, covered pa rin ako dito ng 1 million na life insurance. Ibabawas na siya dito sa PDF ko. Kasi wala na akong payment eh. So, ibabawas na siya ng ibabawas dyan. Pero, umabot pa rin ng 1 million yung aking investment sa PDF. Pwede mo tong baguhin actually. Let's say, kunwari, ay, mukhang hindi ko na kaya after 6th year. Gusto ko 20,000 na lang. So, tingnan na natin, napalitan natin. Para makita lang natin yung computation. Let's say, ganyan yung plan natin. On 6th year, 20,000 na lang every year. So, i-recompute natin. So, yan. Lumabas dito, meron pa rin, no? Aabot pa rin siya ng almost 860,000. Yung projected value ng PDF ko. And then, covered pa rin ako extended hanggang 18th year. Kasi kaya pa naman ng fund ko sa PDF. And then, dahil wala pa naman akong 60 years old, pwede ko pa siyang i-renew for another 18 years. Kung i-renew ko siya, mag-iiba na syempre yung premium, tataas na kasi depende na yan sa age ko that time. Pag 53 na daw ako. Pero, kaya pa rin. Kaya pa rin ng fund ko. Kasi yung 855 dito, yan na yung value ng PDF ko, dyan na ibabawas yung premium ko para sa insurance. And then, kumikita pa rin siya until here. Kung ahayaan ko lang siya na mag-grow. So, kung mag-iipon ko lang for 10 years lang, covered ka pa rin hanggang 70, pwede. Kung same tayo ng age. Kasi, bago mag 60 years old, pwede mo pa siyang i-renew for another 18 years. Ibahin natin. Base naman natin sa goal amount. Let's say, ang goal natin by 18th year, pwede mo rin itong baguhin ha. Kunwari, gusto mo gawin mo itong 2 million. Kunwari, ang goal mo by 15th year o 18th year na lang. Tapos, ang number of years to pay is 10 years pa rin. Tingnan natin yung computation. Siyempre, hindi magbabago yung annual premium ko dahil nakabase naman yan sa age ko. Then, yung coverage ko, 1 million pa rin yung ginawa ko dito. Lumabas dito, para daw magkaroon ako ng 2 million on the 18th year, ito yun, di ba? Based on projected interest na 12%. Ang kailangan ko daw i-contribute per year is 49,803. Para ma-achieve ko to yung 2 million na investment or para sa pwede kong gamitin for my retirement. So, pero insured pa rin ako hanggang 18 years. Tapos pwede ko pa rin siyang i-renew for another 18 years. Ito pa rin yung value niya. Given na 12%. Pero pwede kasi siyang bumaba hanggang 4%. Ang kagandahan lang sa most 18, hindi siya magne-negative. Kung magkakaroon man ng recession, hindi siya magne-negative. Okay, try naman natin yung merong educational na fund. Yung pang-college fund. Ito, hindi to nag-work ka. Let's say, ang number of years to pay is 10 years pa rin. Tapos gusto mo, mag-withdraw ka ng, kunwari, 100,000. Nalagay natin dito 100,000. Starting, kunwari, 10th year hanggang, di ba, 4 years yung course, 14th year. Tapos, magre-retire ka, kunwari, 60. Tapos, gusto mo magkaroon ng retirement lump sum na 2 million. Tapos, compute natin. Same pa rin yung premium. And then yung coverage, 1 million. Dapat daw mag-contribute ako ng 61,284 for the next 10 years. Tapos, sabi ko dito, on the 10th year, mag-withdraw ko ng 100,000. Hindi ko alam bakit siya nagtumaas. Siguro binasi nila sa pagtaas ng tuition fee, kaya may taas dito. 10th hanggang 14th year, so 5 years pala yan. Malay nyo, mag-accountant yung anak ko. Pero kahit na nag-withdraw ako dito, meron pa rin dito na projected investment kung 12% yung interest rate. Kahit na nag-withdraw ako, meron pa rin natitira
Meron pang matitira kahit na mag-retire ako on the 60th year na balance na 145,261 kung mag-renew ako ng aking almost 18. So, bandang dulo, sakto lang oh, 87 na yung natira. 70 years old na ako. Pwede nyo itong baguhin pala. Pwede nyo itong i-change. Like, kunwari, ay sige, parang di ko kaya yung 61. Gawin ko na lang 50,000. So, i-change nyo siya. Tapos, pwede nyo rin itong i-change yung withdrawal para ma-compute nyo. So, pwede nyo i-design yung sarili nyo most 18. Once na personalize nyo na, nakita nyo na kung ano yung gusto nyo na plano para sa most 18 nyo, pwede na kayong mag-proceed dito with the application. So, i-click nyo lang itong I accept, tapos apply now. Basahin nyo na lang yung mga nauna dito. Proceed na tayo dun sa next step. Para mag-proceed kayo dito sa page na to at makapag-design kayo ng sarili nyong life insurance with most 18, kung napapanood mo to sa YouTube, yan, ilalagay ko sa description, ipipin ko rin sa comment para ma-personalize nyo yung most 18 nyo. And then, meron po tayong live webinar every Saturday, alas 6 po ng gabi, Philippine time. Kung gusto nyong matutunan how to be a financial educator para sa sarili nyo at para sa ibang tao, naghahanap po ako ng mga aspiring financial educators around the world. Yung mga gusto pong magturo sa mga kaibigan nila, kakilala nila, kamag-anak nila na mag-ipon at mag-invest. Mag-join po kayo ng Dreamers Exclusive Facebook Group para makapanood po kayo ng live webinar. Yan. And then, meron din akong live webinar sa loob ng Dreamers Exclusive FB Group. Kung gusto nyo naman matutunan paano kayo makapag-invest, even with zero knowledge on investing, gagawin po natin yan sa loob ng Dreamers Facebook Group. Alas 8 po ng gabi yan, Philippine time. So, every Saturday to actually. And then, pwede nyo rin mapanood yung replay nandun lang din sa loob ng group. And starting next week, magkakandak na rin po ako ng free financial freedom online course. Ito yung mga topic na i-discuss ko sa loob ng Dreamers Exclusive FB Group. Matututunan nyo kung paano kayo makapag-set ng mga financial goals nyo, ano ba yung mga financial blocks sa buhay nyo na nag-hahad lang kung bakit hindi nyo ma-achieve yung financial freedom, ano yung mga money habits na kailangan nyo i-develop, practical ways para ma-increase yung cash flow nyo at paano nyo ile-level up yung financial lifestyle nyo. So, abangan nyo po ito next week sa loob ng Dreamers Exclusive Facebook Group. And then, nandyan din yung mga live webinar ko every Saturday. Kung sa tingin mo nakatulong itong video ko sa'yo, please like and share this video and leave a comment below. And para ma-notify ka every time na meron akong new video and live broadcast tulad din ito, please consider to subscribe at click mo yung notification bell. Ito yung next na panoorin mo kung nagustuhan mo yung napakinggan mo today in this video. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!